Samantala, balikan na po natin ang ulat naman ni John Consulta tungkol pa rin po sa pagbabanta ng bilibid 19 na iatras ng walong miyembro po nito ang kanilang naging pahayag laban kay Senadora Laila De Lima. John? Yes, Connie, umapila nga ang walong miyembro ng Bilibid 19 na huwag sila isama sa mga inilipat pabalik sa Building 14. Ayon kay Attorney Francis Acejas, legal counsel ng grupong Karapatan sa Batas at Lipunang May Katarungan o Kabalikat, bukod daw sa pagbibigay ng statement laban kay dating Justice Secretary at ngayon Senator Laila De Lima, nakikipagtulungan na raw ngayon ang mga inmates sa ilalim ng WPP sa mga law enforcers sa ilalim ng OPLAN pagbabago kung saan mahigit 600,000 pisong halaga daw ng droga ang na-recover at ilang suspects na arresto sa iba't ibang raid na sinagawa ng NBI, Anti-Illegal Drugs Enforcement Group ng PNP at PDEA. Malalagay ito sa alanganin ng buhay ng mga inmates na under ng WPP, Connie, dahil sa kanilang ginawang pakikipagtulungan sa gobyerno at dahil sa katunayan meron na isang asawa at 6 na kaanak ng isang inmate ang kinidnap kamakailan matapos bumisita sa Building 14. Sa kanilang ipagbigyan, posibleng iatras ng mga inmates ang kanilang statement laban kay De Lima na itinuturing na importanteng elemento sa kaso. Nitong Lunes, Connie, ipinalabas si Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang Department Order No. 496 na nag-aatas na ibalik sa Building 14 ang mga inmates na inilipat sa medium security compound at iba pang jail facilities sa bansa. Yan muna latest mula sa Maynila. Balik sa'yo, Connie. Yes, John, paano naman ito makaka-apekto kaya doon sa kaso? Ano? Dahil kapag ganito, syempre, na parang urong sulong ano, at may pagbabanta na ganito, ay maaaring lumabnaw. Basically, yung kredibilidad na di umano sinasabi nga initially ng kampo ni Senadora Laila De Lima na hindi talaga, kumbaga, akma ano, doon sa sinasabing kwento ng mga ito. Ginit ito si Attorney Francis Acejas sa Connie, na talaga nga mahalaga daw ito nga mga statement na binitawan ng walong inmate no, na kabilang nga dito sa Bilibid 19. Sa katunayan na ito nga rin dahilan kung bakit inilagay sila sa conditional status sa WPP program ng DOJ. At kasama nga doon sa nangyari ngayon ay inilipat nga sila sa ibang facility para mapangalagaan ang kanilang seguridad. Sabalit ngayon daw, Connie, no, na merong ganitong klaseng plano at kautosan mula sa DOJ, ay maaaring nga maapektuhan itong kaso laban kay Secretary Laila De Lima na ngayon ay senador na. At pero ayon kay Attorney Acejas ay patuloy raw yung kanilang pag-aapila kay Secretary Aguirre na ang kanilang gusto lamang yung walo lang doon sa Bilibid 19 ang huwag isama sa paglilipat dahil nga sa banta sa kanilang buhay at dahil na rin sa kanilang pakikipagtulungan na ngayon sa gobyerno na nagresulta sa maraming drug raid at pagkaka-recover ng milyon-milyong halaga ng piso ng droga sa mga naging raid ng ating mga law enforcement groups, Connie. Pwede mo ba sa aming, kumbaga balikan lang natin, ano ba yung nagiging basihan ng DOJ? Bakit gusto silang ibalik doon sa Bilibid 14? Doon sa naging pinakahuling pahayag ni Secretary Vitaliano Aguirre, Connie, kung maalala mo, ay meron nga siya sinabi na may resurgence di umano ng drug trade dito nga sa maximum security compound ng New Bilibid Prison. At ito yung naging dahilan niya, no? Kung makikita natin doon sa naging string of events, ay nauwi ito doon sa pagbitiw nitong director ng Bucor dahil nga sinasabi niya na wala naman daw ganoong ulat at hindi beripikado yung ganoong klase ng mga pahayag. At ngayon, yung Lunes lang, Connie, inilabas nga itong Department Order 496 na nag-aatas lahat ng mga membro ng Bilibid 19 ay kinakailangan na raw dalhin dito sa Building 14 kasama na rito yung mga nasa ilalim ng WPE. At ito na ngayon, yung ika nga ay inaalmahan ng mga membro nitong Bilibid 19 na walo sa kanila. Sinasabi nila na nakipagtulungan daw sila sa gobyerno at nagbigay ng impormasyon at maaring talaga malagay daw sa peligro ang kanilang buhay sakaling maisama muli doon sa grupo na kung maalala natin, Connie, ay nagkaroon na ng saksakan ano, kung kaya't nailipat sa iba't ibang lugar itong mga inmates dito dahil nagkaroon ng pagkatangka na patayin yung ilang sa mga inmates, high profile inmates sa loob ng Building 14. Patuloy silang umaasa na magkakaroon ng reconsideration itong si Secretary Aguirre at hindi naman pinababawi yung lahat ng mga member ng Bilibid 19 sabalit yung siling lang yung walo doon sa 19 na nakipagtulungan, nagbigay ng kanilang statement laban kay Secretary De Lima
at or Senator De Lima at nagbigay din ng mahalagang impormasyon, Connie, dahil doon sa makalala mo, Connie, no, itong pinakahuling operasyon ng NBI kung saan naka-recover sila ng 60 million pesos worth ng droga na kumbaga nakuha sa isang kotse. Sinasabi ng mga otoridad na malaki yung halaga ng impormasyon na kuha mula dito sa loob ng Bucor, at sinasabi na itong mga inmates daw na nakikipagtulungan na raw ang pinanggagalingan ng mga impormasyon na to, kung kaya't importante na mapangalagaan daw yung kanilang kaligtasan. Patuloy natin sinisikap na makuha yung panig ng DOJ dito, Connie, subalit patuloy pa rin natin inaantabayanan yung kanilang sagot dahil hindi sila tumutugon sa ating text at tawag sa mga oras ito, Connie. Alright, maraming salamat sa iyong update, John Consulta.